shorts, baba. No luck. You gonna swimming, bab? Ah, there, beach. The A has a top there too. Yeah, but the problem is he doesn't want to swim. He's scared of swimming. He's our baby, guys. Kumakain siya na. He's eating fries. He's very hungry because he had only one slice of bread at lunchtime. Mommy's mean. Kasi daddy's still sleeping. I cannot cook because the baba will follow me, make noise. So I was thinking also, I give in sandwich because if he'll go to school, at least he will get used to eating sandwich. But I put the ham, but then he took the ham out of the bread. He did not eat it. Not burger? Daddy has cheeseburger. And I got some apple pie. Aussie jelly bean. No, don't like. The baba eating? No? I took a mouse bite. Daddy took take us out today because he's going to work again. This is like early dinner, late lunch. Yeah, for him. I'm still gonna cook your lamb. Is that time? We've got to go to Woolies. We'll not go to Woolies na lang. Yan. The baby likes to be in the camera to see his face. Bite. Oh no. You don't like it. Maybe you got the sauce. I think so. You just like the ketchup. Bread. You want the bread? That's sugar bread. You will like that. You just don't like the sauce. Yum. So we are here, guys, in Bulai Beach again. Yesterday we went to Wollongong Harbor. Did we had lunch there? Yesterday? What day is it today? Saturday? Yeah, Friday. We went there. Tradie lunch. Tradie lunch, guys. Tradie means mga workers, guys. They're eating lunch in Take away on a Friday. Friday is fish and chips in here. Yan. May mga naniligo. You're looking for more. What do you want, mister? Bread? I think you like the bread. So this is Bulai Beach. You like the bread, Bob? There's a nice house behind here in the street. Black and timber. We need to build that one. Oh, that one there? I don't like the combination of black and timber. No? No. Very modern. They're sort of new fashion now. It's all squares, like no rounded roof. Yeah, but the color of the boxes. Combination of black and timber is. I don't think that it'll be out of fashion in 5 years. So yan siya, guys. What are you drinking? Sugar free coke, mame. You finish na your food? Agoy. Uy, punching again. Yan yung niya, guys. Gusto niya gawin. He's still hungry. He's looking punching. For more. You're looking for more food? Have to go get more fries. You want this? No? Kawawa naman, oi. Dry bread for lunch and mommy didn't buy enough food. I cooked the rice, but I cannot find mine. He's looking. Why are you looking? We go to Woolies, we'll get you an egg. Did he finish the fries? I don't know where the packet went, but... Oops! Be careful. Drink na. Yan po, guys. Nakarating na po tayo sa bahay, guys. Tapos, ito, nagluluto na po ako na pang baon ni daddy sa work kasi night shift siya. Tapos, pang dinner na rin namin. Carbonara.
This is for your work, daddy. Because the lamp is, I don't think I can poke it, not enough time. So yun pong ating baby, guys. Meron akong bagong table, guys. Andun, oh. Bagong table ko, ang nakaupo yung aking pinakamamahal na anak, oh. Our special one. Siya ang una nakaupo sa table ko. So, papasok lang ang table ko. Ginawa yan namin ni daddy. DIY na table. So, dati yung fish tank. Tapos, ginawa namin ang paraan para magiging table. Sa awa ng Diyos, maganda naman ang resulta, guys. So, hindi kami nakagasto kasi hindi wala kami gasto kasi sa dating tank yan, table ng fish tank, tapos yung top niya is dati ding ano, cabinet namin. Hindi na namin ginamit, so yun ang ginawa namin pang table top. So, ito po yung ating pasta. Gamit po ay fettuccine, guys, para sa ating carbonara. At ito naman ang ating sauce. Ito ang ating sauce ngayon, carbonara. Dalawang bote. So, ang oras po ay, kita niyo bang oras? Ito lang malaki. Ang oras po ay 4:10 na. 4:10. Si daddy ay aalis papuntang work 4:30. So, hopefully, maluto natin ito bago si daddy mag-work. Para hindi naman siya malate, kaaantay dito, no? Ang bata natin, guys. So, ito po yung anak ko, guys. Si Peter po, guys. Ayaw po niya ng malinis na kwarto. Gusto po niya yung mga laruan niya nasa ibaba, nakalatag lahat. So, yung dinosaur na may lights, bago pa niya binili namin, nasira na siya. So, ganyan talaga siya. So, very messy, oh. So, pag inaayos ko yan, guys, nagagalit siya. Pag dumating naman siya dito na ayos na, yan, inano niya talaga. Nilalagay niya lagi talaga niya sa ibaba. Hi, baby! You have a new table? You're wet? Hi, people! My name is Peter. P-E-T-E-R. Ito po, guys. Nililinis ko na po yung ginawa na table ni daddy para sa akin. Kasi, ito kasi ang aming special baby kasi. Gusto talaga na parati akong nasa tabi niya. Meron siyang ano, attention seeker talaga siya. Gusto niya, dito na ako sa kwarto niya. So, hindi ako makagawa ng mga bagay-bagay. Lalo na yung mga computer work, mga papers. Kaya, nag-decide ako na gawan. Nagpagawa ako kay daddy na. Kasi, itatapon na kasi ni daddy. Ito kasi, ito ay isang fish tank. Itong stand na ito, fish tank. Tapos, sabi ko, no, wag mo itapon kasi gagawin ko siyang table doon sa nasa kabilang kwarto. Kaso lang, nung natapos na, nung dinala na namin dito, naisip ko na dito muna ilagay kasi while hindi pa kami nakabili ng bed para sa back bedroom. Kasi plano ko kasi lagyan ng bed yung back bedroom namin. Kahit na walang natutulog doon, para in case kung may mga bisita, at least ready na siya ba? Hindi na magkarakarapan na ano bumili. So, for the meantime, dito ko muna siya nilagay. Kaya maliit yung pinagawa ko na table, guys, para hindi siya sa rumba. Ito, maliit na siya na table talaga para may masulatan lang talaga ako. Kita niyo ba, guys? Para may masulatan lang talaga ako. Kasi, pag ganito kasi ako sa kwarto ni Peter, it's either andoon ako sa bed nakaupo at nagsusulat. Dito, at least nakaupo ako tapos nakikita niya ako. So, hindi siya magagalit. Hindi siya iiyak. Tapos, pag nakabili na kami ng bed sa other bedroom, pwede ko na itong dalhin doon at saka yung malaking table, ilabas ko na kasi malaki kasi ang table, guys. Tapos, ang room is maliit lang ang space ba. Hindi siya kanang, kasya siya pero, ano talaga, nag-squeeze talaga yung ano ba,
maliit yung area niya. Kaya nagpagawa ako na ito maliit na table, di ba? So ito po for the meantime, dito po ako magsusulat, magagawa ng work dito sa aking maliit na table. Tapos yung aking table doon sa kabila, nilalabas ko na yun doon sa garahe. Para, so ito kasi yung plano namin guys, di ba? So yan yung table ko. Napaka messy, di ba? Malaki kasi siya. Malaki siya, so ilalabas ko ito. Tapos yung table na nandoon sa playroom ni Peter, ilalagay ko dito. And then, bibili kami ng double bed. Double bed para kung may bisita man or kung walang bisita, dito ako mag-work. Kung may bisita, may bed na, nakahanda na, di ba? So yan po ang ano, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. Ito yung ano ni Peter, yung kanyang clock toy. Ito yung pangalan niya, Peter. Kukulayan ko siya guys, tapos ilagay ko sa room ni Peter. Kasi mag, tuturuan ko na siyang mag-spell ng kanyang name. No? Para matuto naman siya. So yan po ang aming TV. Hindi, TV. TV, hindi po namin ginagamit kasi wala po naka-occupy sa room na ito. Maliit lang siya, di ba? Maliit lang siya, kaya yung mannequin ko lang nag-occupy. Maliit lang siya, kaya dapat maliit na table din. So, yan lang po for today po. Sana po makita-kita po ulit tayo sa aking next video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe at saka mga, sa lahat ng mga nanood na walang sawang nanood pala ng aming mga videos kahit hindi siya maganda ay yung content namin. Pero, pipilitin po namin guys na ma-share po namin at maituro po namin ang mga bagay-bagay, lalo-lalo na sa pagiging autistic ni Peter at saka sa kanyang type 1 diabetes insulin independent. Baka may matutunan kayo kahit konti man lang, di ba? So, yan lang po for today guys. Maraming salamat po. Bye!